Ang Northern Lights, bahaghari at green flashes tuwing pagsikat ng araw o paglubog nito ay isa sa ilang mga elusive na optical phenomenon na nakakamanghang masulyapan at talaga namang matatawag mo ang sarili mo na swerte kapag naabutan mo ang ganoon. Isa sa pinaka-rare na pangyayari na sobrang bilang lamang ang nakakakita ay ang tinatawag na Circumhorizon Arc. Ang Circumhorizon Arc ay nangyayari kapag ang ice crystals sa high cirrus clouds ay nagiging floating prisms na nagre-refract ng sunlight o ng moonlight sa isang kaleidoscopic band of color na lumalabas ng parallel sa horizon at madalas na nasa ibabaw ng mga ulap. Itong mga arcs na ito ay lumalabas kapag ang araw ay mataas ang sikat, mga 58 degrees, at maliban na lamang kung nakatira ka malapit sa equator ay nagaganap madalas tuwing summer. Itong mga arcs na ito ay minsan nagpapalit-palit sa ibang mga rare occurrences sa atmosphere tulad ng iridescent clouds at fire rainbows. Sa isang circumhorizon arc ay well-defined parallel band na may reds at pinks sa top at blue naman sa ibaba. Habang ang dalawa ay mukhang parehas lamang, ang iridescent clouds ay talagang ibang phenomenon dahil ang kulay ay lumalabas bilang mixture sa loob ng mga ulap at hindi bilang band sa taas noon. Isa pa, ang light refraction sa ice crystals ay nagsasanhi ng circumhorizon arc habang ang cloud iridescence naman ay sanhi ng water droplets. Hindi naman nakakagulat na ang circumhorizon arc ay madalas na mapagkamalang fire rainbow. After all, ang use ng isang well-defined arc ay merong colors ng isang rainbow. Hindi tulad ng isang bahaghari, ang isang arc ay lumalabas sa itaas ng isang ulap sa parallel band sa isang definite point sa horizon. At sa pinaka-spectacular nito, lumalabas to sa shape ng apoy. So napapagkamalan ngang fire rainbow ito. Pero hindi lahat ng circumhorizon arcs ay sobrang well-defined. In fact, karamihan ay mukhang straight line lamang sa itaas o namimix pa nga sa itaas ng mga ulap. Pero maging ang mga scientists ay papalit-palit ang descriptions ng circumhorizon arc at fire rainbow. So normal lang din talaga sa isang ordinaryong tao na mapagpalit ang dalawang nakakamanghang phenomena.